Welcome to Donmar TV News Channel. Nakakalakasan loob ko nito dahil tila wala pa naman ang kampanya. Ganito pa. Siguro pagdating ng kampanya talagang mas liwala pa. Dahil ang daming nagkakalat ng balita na sinasabi daw ay ang uya atras. May kilala ba kayong Marcos na umatras? Hindi, wala sa ugali namin. Siyempre, ina, kahit sa mga dami ng pangyayari, umaasa pa rin tayo na tayo kami na magkasama ay magsasama ulit. Umaasa tayo sa administrasyon at sa suporta ng ating mga kaibigan. Ngunit, kahit ano pang mangyari, asahan ninyo, ako ang inyong kandidato para sa Panginoon. Ipinapagpatuloy ko ang aking kandidatura sa halip sa dami ng mga pangyayari at pagbabago sa politika natin, hindi lamang dahil sa mga pabago-bago, kung hindi pati na dahil sa COVID. Kaya ipinapagpatuloy ko ang aking kandidatura dahil sa aking pinapalagay ay kailangan na natin tanggapin ang mensahe na ibinibigay sa atin ng panahon. Ang mensahe na yan ay ang mensahe na pagkakaisa sa pagtulong na makahaos dito sa krisis, pagtulong sa ating lahat na kapwa Pilipino para pagandahin natin ulit ang Pilipinas, para maramdaman ulit natin ang progreso na ating matagal nang layunin para sa ating minamahal na bansa. Marcos pa rin kami. BBM pa rin. Yan ang sabi ng mga netizens. Former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio top the presidential vice presidential tandem survey ng Manila Times. In the survey conducted from October 26 to November 2, 1,500 respondents were asked, if you were to vote for president, for a president and a BP pair, who do you think is the best tandem for the Philippines? Respondents were given 7 pairs to choose from. The survey showed that 55.7% mga kababayan ng mga tinanong pick the partnership between Marcos and Duterte Carpio, with 43.5% lead over the second place. Matindi. Landslide again, mga kababayan. Sa bagay, nakikita natin din dito sa ating mga reactions, sa mga discussions po. In fact, ang daming mga meme na ginagawa yung ating mga netizens with tandem from the north and south, meaning referring to BBM and Sara as the vice presidential candidate. Mas gusto nila yung preference na yon, mga kababayan, kaysa baliktad. Sabi nga ng mga karamihan sa mga nanonood din sa atin, pag BBM Inday, okay sa kanila. Kasi bata pa naman si Inday Sara niya. Si BBM kasi 64 years old na. And experience-wise, mga kababayan sa local governance in national politics,
mas wider yung exposure, mga kababayan, and experience ni Bongbong Marcos as compared to Inday Sara. So, bata pa siya, pwede siya na tumakbo, sabi ng mga, in the next presidential election. But not today. This result came out even if Davao City Mayor did not file a certificate of candidacy for Vice President, sabi po dito. The second most popular choice of respondents for President BP Tandem was Marcos and Senator Bongo. Marcos pa rin. Marcos Inday. Marcos Bongo. With 12.2%. This was followed by running mates Vice President Maria Leonor Lenny Robredo and Senator Kiko Pangilinan with 10%, 10.6%, mga kababayan. Manila Mayor, landslide ulit, ano po? Ang layo. Yung pangalawa sila pa rin, si Marcos pa rin, pero iba yung tandem, si Bongo. Oh. Ilan nga yun? 57.7%. Tapos sinundan, mga kababayan, ng Marcos pa rin, 12.2% tandem with Bongo. Mas gusto yun. BBM Inday. Tapos si Lomi, mga kababayan, napakalayo. Pangatlong tandem lang siya. Diba? 10.6%. Si Yormi, mga kababayan, Isko and Dr. Ong tandem, nakakuha ng 8% approval rating. And si Manny Pacquiao and Lito Atienza, 77.2%. Si Ping at Tito Soto, tandem, malayo, 4.5%. And si Bato, sino ang tandem nito? Wala. Si Bato, 1.8%. Sabi rito sa balita, even with the removal of De La Rosa Go, De La Rosa Go tandem pala to, Marcos in Duterte Carpio still secured 55.1% of the votes as Marcos Go's share slightly increased at 13.3%, while Lacson Soto also saw a 1% increase to 5.5% share. Sabi rito sa balita, when he filed his COC, Marcos declared that he was open to discussing with other political parties a possible partnership on who will stand as his running mate for the 2022 elections. Marcos also topped the presidential survey conducted by Manila Times, where 68% of the respondents said they would vote for the former senator. He was the top choice in Luzon, in Visayas, in Mindanao. Ayan po, BBM, kahit saan survey, kayo yung gusto. Kumbaga si Sara, vice president lang. Now, if it is true that somebody is negotiating po, brokering a deal with you to slide the vice president, huwag kayong papayag. And ang sabi, yung disqualification case, didiinan. Pag, yun ang lumitaw na balita po, leak information sa atin, didiinan yon. Barang blackmail, ano? Tingnan natin kung totoo yun. Didiinan, mga kababayan, pag hindi pumayag si DBM
sa ganong setup, masama pag ano. Masama. Diba? Sinabi ko sa inyo noon na that possibility is, you know, it's not remote. Diba? Diba?